ba yun naman ang gusto natin? Yes. Yes, pero... Pero hindi pa ngayon. Kailangan ko pang ayusin yung sa anak ko. Isa pa, hawak ko na yung dream project ko, di ba? In-approve na ng daddy mo. Hindi ko naman yung pwede basta-basta bitama lang dahil gusto mong umalis. Lexi, boo. Huwag naman tayo magpadalos-dalos. Naintindihan mo naman, di ba? Loud and clear. Pero yung urgent na sasabihin mo. Yun na yun. I just wanna be with you. Sa akin kasi urgent yun. Konting taste na lang. Magagawa na rin natin yung mga gusto natin. Sa ngayon, wala ka lang sa akin, ha? Bakit? Anong dahilan? Bakit pag sinabi ko ba, pananagutan mo ako? Oo. Pag nalaman mo, ihiwalayan mo ba siya? See? Malaman mo man o hindi, David, nothing will change. Pero akin yan. Karapatan kong malaman. Ano ko yan? Malaman, tapos ano? David, ilang beses ka na nangako sa akin. Sabi mo, hihiwalayan ko na siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Ano ba? Kaya mo ba talaga siyang iwan para sa akin? Para sa anak natin. Kaya ko. Kaya ko. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Kailangan ko ng time. Kailangan ko ng time para maghanda. Para maghanda sa bagong buhay natin. At tayong dalawa lang. Kasama yung mga anak ko. Sure kang matutuloy ka sa States, ha? Nakakot ata si David. Nagbigay ako ng ultimatum. Kaya sabi niya, sasabihin niya na daw na sasama niya siya sa akin. Tsaka alam mo, nakausapin niya na rin daw yung mommy at daddy ko. Diyos, pinakabahan ako. But I'm so happy. Siguro, sa States na lang muna kami, di ba? Hanggang mag-subside yung issue, para tahimik. Alam mo, girl, bago ka mangarap, look. Baka naman tinatapos na lang. Sorry, ah, pero parang hindi. Oh. Girl, hanggang kailan ka ba talaga magpapaloko? Uy, mamuti ang mata mo. Hinding-hindi iiwanan ni David ang pamilya niya para sa'yo. Shut up. Pasensya ka na, Diane, ha? Alam ko, we just met, pero kailangan ko lang talaga ng mahihingahan, eh. Okay lang. Ano bang problema? You know, I was raised well by my parents. Never ako nagkaroon ng issues or hang-ups. And I always knew what was right from wrong. Pero nung minahal ko siya, nagulo yung buhay ko, eh. Yung gusto ko maging asawa ko, hindi ko asawa.
Asawa siya ng iba. At akala ko talaga na mag-work kasi sobrang mahal na namin yung isa't isa eh. It was so good. How can it be wrong, di ba? So we're back to square one? Tatago pa rin tayo? Di ba napag-usapan na natin ito, Bulo? Exactly. Pero wala pa rin namang nagbago eh. You know, I've made up my mind. Nung nakita tayo sa cafe, dapat makikipaghiwalay na ako sa'yo, David. Ilang beses ko sinabi sa sarili ko na tama na. Dapat tapos na. Pero hindi pa rin kita magpakawala ko. Somehow, understand kung bakit nahihirap at kaiba ng asawa mo. Kahirap naman talagang bitawan yung taong mahal. Mama, I love you. I love you. Hindi na siya masaya sa mga. In fact, matagal niya nang gusto ko iwalayan yung asawa na nag-aala na lang siya sa anak nila. And you think that absolves you from what you did? Nang-agaw ka ng asawa, nakasira ka ng pamilya, gawain mo yan ang isang disenteng babae! Fred, pakinig muna tayo sa pamilya! I gave you everything! You have a perfect life! Wala na akong ginawa! Kundi siguraduhin ko na maging masaya ka at sisirain mo lang ng ganito ang buhay mo. Anak, hindi kita pinalaki at pinag-aral para na maging isang kabit! Saan kami nagkulang? I'm sorry. Okay. All right. It's not too late to start over. Aalis ka, Alexis. Pupunta ka ng US, sasamahan ka ng nanay mo. Kakalimutan mo ang lalaking yun. Kakalimutan mo si David Illustre. Dahil kung hindi mo bigay sa akin yung hinihiling ko sa'yo, kakalimutan kong anak kita! No! Fred, no! Anak, listen to your dad. He's just saying what's good for you, what's best for you. I'm so sorry. I'm so sorry. It's okay. I'm sorry, I'm not the perfect daughter. I'm sorry, I disappointed both of you. It's okay. But I can never feel sorry for loving David. Pananagutan niya kami. At hihiwalayan niya yung asawa niya. Out of your mind, Lex, if you think that man is going to make good on whatever he promises you. At kaninong apelyido ang gagamitin ng bata habang hindi kayo kasama? Because obviously, nakalabas na yan bago hiwalayan ng hayop na yun ng kanyang asawa. Pangalan po ni David ang gagamitin. You seriously want that? Yes. And I believe him. Benta ko na rin hong tong unit na to. Ang piyansa ni David. And the rest para makapagsimula kami. Kailangan mo bang gawin yan? Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Alexis? Yaya, ayaw naman ho kong tulungan ni Mami tsaka ni Daddy eh.
I just want David beside me. Para na rin po sa baby. Hindi na babalik sa pesting kulungan na to. Good. Oh, hindi ko na kayo iiwan. I promise, magiging maayos na ang lahat simula ko. Diba, nasanay ka sa lifestyle na binigay namin sa'yo ng dad mo? Sa palagay mo ba, paano niya mabibigay sa inyo yon? Kayo ng anak niyo. Ready ako. Kahit mahirapan kami. I'm staying with him. Para sa akin, para sa anak ko. I love him. At hindi ko kayang mawala si David sa akin. Kahit naman siguro kayo, kapag may minamahal kayong tao, hindi niyo sila iiwan kahit ano pang mangyari. At kami mga magulang mo, hindi mo ba kami mahal? I do. I do with all my heart. At ayoko naman na kailangan ko pang pumili, pero si David, kailangan niya ako. At kailangan ko din siya. Pag i-demanda kayo ni Jill, makukulong ka, Lex. Makukulong ka! Believe me! And you... Then makulong na akong makukulong. Ayun! Nak, sige na. Pumasok ka na. Ako na magdadala ng kit. Sige po, Ma. Sana magpaalam ni David, pero hindi siya makalapit dahil sa restraining order. Ito na rin ang gusto ng daddy ko para matahimik na tayong lahat. Makapagsimula ulit. Sige.